Hey there, visual friends. America may health condition is to share sa inyo na nangyari kay Billy Jack and Ryder a couple of weeks ago. Nag-start si Ryder mag-cough ng ganyan. And then 24 hours later, si Jack naman naging ganito. And then a few days after that, si Billy naman. So based sa kanilang symptoms, and then nabasa ko na sa mga articles, and then sa mga videos online, ay Kennel Cough daw itong symptoms, itong sakit na to at yung symptoms na na-experience sila. Ang Kennel Cough daw ay airborne, and then dahil nga dito sa lugar namin, maraming mga dogs outside, mga kapitbahay namin. Although hindi naman sila lumalabas ng bahay, hanggang doon sila sa gate and then sa backyard. Malaki pa rin yung possibility. At take note, meron silang mga vaccine at kompleto yung kanilang vaccine, Kennel Cough vaccine, yung mga 8-in-1, anti-rabies, meron silang oral tablets for deworming, meron silang topical solution na nilalagay for tick and fleas to prevent them na magkaroon. And halos kompleto naman sila. They do take vitamins, pero nagkaroon pa rin sila nito. Ayan, yung mga vaccines at mga vitamins, it can help them to malesen yung mga sakit na magkakaroon sila. Pero it's not 100% sure na hindi sila magkakaroon. And then, ito yung nabasa ko na home remedy. It's oregano and honey mixture. Mabuti na lang, meron kami oregano na tanim. And then, kumuha lang ako ng mga leaves ng ganyang enough na ano. And then, nagpakulo ako sa tubig, hinugasan ko yung mga leaves, nilagay ko yung mga leaves dun sa tubig. And then, ipiniga ako isa-isa yung mga dahon na yan, hanggang lumabas yung extract niya, yung juice. Hindi ko na sinama yung water kasi masyadong madami na yun para hindi magkaroon madilute, maigi yung ating oregano. And then, hahaluan mo lang siya ng honey, and then inaspirate ko yung solution na yun sa syringe para ganun ko ibibigay. Si Ryder, ayaw niya nang merong ilalagay sa bibig niya ng syringe. So, hinahalo ko sa pagkain niya. Binigay ko ito ng 3 times a day, morning, lunch, and sa gabi bago sila matulog. And after a few days ng pagbibigay ko, nag-respond yung katawan nila ng maganda at kahit pa paano naka-recover sila. Medyo masarap naman yung lasa niyan kasi matamis from the honey. Ayan, ganyan ko lang naman siya binigay. It's not sinubukan ko itong home remedy na to para nga ma-prevent na hindi kami nga mabigyan sila ng mga antibiotics. Dahil nga daw, ang Kennel Cough can lead to pneumonia. And sabi nga rin sa mga articles, ang Kennel Cough daw can pwedeng gumaling yung mga aso in on their own, like yung immunity nila, without giving them giving them antibiotics or any medication. Dahil nga po pwede. And the Kennel Cough daw ay can last up to 3 weeks. So, depende sa dogs ninyo kung kaya niya yung 3 weeks na inuubo siya at hindi mag-grabe yung kanyang situation. And for us, hindi naman nag-grabe yung situation nila. Nag-respond yung katawan nila dito sa binigay ko na to. Ayan yung magiging itsura niya. Haluin nyo lang. Pag may sumobra, nilagay ko lang sa ref para mapagbigay ko next time. So, ito ko kay Jack. Ganito ko lang bibigay. Alisin nyo yung needle, ha? Para magbibigay nyo sa syringe. Magbibigay nyo siya ng treats. Ayan. So, nung 24 hours, si Jack talaga yung sobrang hirap na hirap siya. Hindi siya makatulog. Up to the point na na-expel niya yung pagkain niya nung gabi na yun. And after more than a week ng pagbibigay sa kanila ng home remedy na ito, eto na sila. Makulit na sila ulit. And then, ayan, magka-tandem na sila ulit sa pagtatahol sa mga dogs na nila rin outside. Ayan, thankfully and thank God na nagkasuan yung katawan nila dito sa home remedy na ito without giving them any antibiotics. And ayan. So, ito, patuloy ko pa rin silang binibigyan from time to time, maski wala na silang ubo, maski wala na silang symptoms. Dahil, sabi naman, ang honey ay mabuti sa kanilang katawan. Okay din naman yon. And 5 ml lang naman yung syringe na yon, dinidilute ko. And hindi naman siguro masama ang oregano extract sa kanilang katawan. Ayan. Parang dagdag vitamins na rin, pang boost ng immunity nila. Ayan, so ito yung aming health journey and experience. First time namin nagkaroon ng Kennel Cough at first time kong mag
na first time namin ma-experience yung ganitong situation. And nakakabahala dahil yun, ang hirap-hirap nilang umubo. Hindi sila makatahol na maayos. So, ayun lang. Ito yung aming home remedy para sa kennel cough. Pwede niyo rin itry, pero consult your